I-remake ko siya ngayon, this time, with Mike. So, yun nga, merong 5 girls. So, ano parang ganito ang mangyayari, diba? Bibitawan ko. Ayun, namatay siya. So, change gears, diba? Ganito. Ayun, diba? Magagamit mo itong technique na to, guys. Or magagamit yun. Yun nga, Babs. Ano lang, gagawin ko yun. Gagawin ko na siya foot by this week. Yan, nag-record na siya. Yun nga, good morning guys, mga maps, mga moms, good morning, good morning, good morning. J-Rides here again, and ngayon takas lang ako ng remake ng vlog kasi medyo ano yun, no? Medyo makulimlim, and kahit papano, okay naman yung panahon, okay na to. Kasi itong mga nakarang araw, nag-uulan eh, pasensya na, oh, dumi ng motor ko, diba? Nag-uulan kasi, so, ngayon guys, I-remake ko lang yung tutorial ko about dun sa pagde-drive or how to use tong Yamaha Sniper 150, 'di ba? Kasi nung first kong ginawa 'yon, wala pa akong mic, and then medyo malabo 'yung audio ko. Paulit-ulit ako nung mga nakarang vlog na wala pa akong mic. So i-remake ko siya kasi napansin ko dun sa channel ko is yun talaga yung ano, mas maraming views, so maraming nakakita or maraming nakakapanood ng tutorial ko, and gusto ko dahil nga medyo maraming nanonood about doon is syempre yung maayos na, diba? So i-remake ko siya ngayon, this time with Mike. So yun nga guys, dito ulit ako sa lugar na yun. So ito nga, ito first. So unang-una, diba? Yung kinyo, on yung motor. And then, yung makina ako. So, yun nga guys, kung Yamaha Sniper din yung motor nyo, yung gearing pattern niya is 1 down and then 4 up. Kasi may ano siya eh, 5 gears, unlike dun sa mga ibang motor. Kung napanood nyo yung vlog ko about dun sa bakit ko to napili. So, di ba, pinag-isipan ko rin dun yung Raider or yung RS 150. So, itong, ano guys, yung Sniper, 1 down and 4 up siya compared dun sa dalawa na may 1 down and 5 up. Kasi, 6 gears na yun eh. Itong Yamaha Sniper natin is merong 5 gears. So, 1 down, 5 up. So, from neutral, 1 down is 1. And then yung 4 up is 2, 3, 4 and 5. So ito guys, umpisa na natin. So yun nga, diba, na-on nyo na yung motor, naka-neutral. So first na gagawin nyo is hold nyo yung clutch. And yun nga guys, diba, ano, nasabi ko naman dun din sa vlog ko, kung napanood nyo yung una kong tutorial, yung technique ko na iniipit ko tong isa kong daliri dito para hindi siya mag-full nung nakadikit sa manibela. Ewan ko kung bakit, or nasanay na lang ako, kinasanayan ko na lang. And mas nakatulong sa akin yun na hindi ako mamatayan nung nag-aaral pala ako mag-clutch. Kasi itong ano ko, first time ko talaga mag-clutch from ano ako eh, Fury, di ba? Kung alam nyo naman, from Fury ako na may semi-automatic. So ito nga, first time ko nag-clutch, and then yung mga, and yun nga, first, sabi ko nga, di ba? First time ko nag-clutch, so nag-aral ako, beginner din ako, and tuturuan ko kayo kung paano ko natuto talaga, kasi kasi wala talaga akong ano, alam dito. Tinuruan lang din ako ng tito ko nung nakas na yung sniper din kasi yun eh. So, ito guys, tuturuan ko rin kayo kung ano yung mga techniques ko or yung tips ko na may bibigay paano ako natutong mag-drive ng the clutch. So, is, yun nga, yung technique ko. And nakatulong to sa akin kasi para hindi ko ma-release masyado yung throttle. Kasi pag nakaganyan ka, may tendency na ma-release mo lahat eh. Kasi nakaganyan. Eh kung may natitirang kang daliri dito, or may natitirang kang nakahold dyan, hindi mo siya may tendency na hindi mo ma-release. Hanggang parang may lock, kumbaga. So, yun yung napaka importante nun. Para sa akin, nung nag-aaral pa lang ako. So, ano nga rin? Try nyo. Di ba? So, sasabi ko lang naman sa inyo based on my experience. Paano ako natuto? So, yun nga. Di ba? Yan, clutch. Ipit nyo to. Clutch. And so yun na, diba, sabi ko 1 down and 5 up. So paggawan mo, ayan, diba, naka 1 na yan, naka 1, diba? So gagawin mo, unang-una is, wag mo munang pipigain to. Yun nga, wag mo munang pipigain to
huwag mo rin bibitawan to, kasi pag binitawan mo tong clutch nang hindi ka naka-neutral, mag-i-stall ka, 'di ba? So parang ganito mangyayari, 'di ba? Bibitawan ko. Ayun, namatay siya. So, 'yun nga guys, pag namatayan din kayo, make sure na naka-hold din yung clutch nyo before, na lagi naka-hold yung clutch bago nyo buksan yung, bago nyo i-start yung engine, parang ganito. Yan, ganyan. So, ang unang yung kakapain is yung friction zone na tinatawag. So, ano yung friction zone? So, ayan yan guys. Hindi ko nakakalam kung ano yung friction zone. Basta ito pagkakaintindi ko. So, tunay nyo ha. Unti-unti nyo lang kapain yung clutch nyo. Huwag nyo re-release ha. Unti-unti nyo lang i-release. Ayan. So, pag umaandar na. Ayan, moving ako. Hindi ako nag-guys gas. Ayan o. No gas. Moving ako. So, yun lang, friction zone lang ang nagpapaandar. So, under siya, once na naano na ng motor mo yung friction zone niya. And, pag nakapaan mo na yung friction zone, guys, ayan, lagi mong i-mindset na ganyan lang kata. Hindi naman i-mindset. Parang, ako kasi nakatulong tayo yung technique na ginagawa ko. So, ayun lang, di ba? So, pag umaandar na yan, gamit yung friction zone, pwede mo na unti-unti lagyan ng gas. Tignan mo, pag nilagyan ko ng gas. Ayan, bibilis. Mas bibilis siya. So, pag umaandar ka na may gas, so, lagi nyo tatandaan nyo na once na moving yung motor nyo, and once na moving, and then once na may gas, hindi kayo mamamatayan. Tignan mo, pwede ko nang bitawan yan. O, oh, di ba? Yun, umaandar ka na. Di ba? So, congrats. So, balik tayo. Balik tayo ulit. Ah, tigil tayo. Ulit. So, neutral. And then, hold clutch. One down. Kapana friction zone. Ayan. What's the moving ka, lagyan mo ng gas. Ayan. Diba? Tapos pwede mo na siyang bitawan. So, umaandar ka na. So, yun. Ang next step nun, guys, is kung paano ka mag-change ng gears. Kasi, moving ka nga, hindi ko naman kaya mag-change. Ano, ganito ka na lagi. Una sa uno ka, di ba? So, tuturuan ko kayo, paano mag-change ng gears. So, ganito. Ayan. So, ang gagawin nyo, ito ba, moving kayo, ang talaga yung tatandaan is, bago kayo magpalit ng gear, is hold nyo yung clutch. Pagka-hold nyo ng clutch, yun nga guys, if hindi talaga kayo marunong, I mean, hindi pa kayo nakatesting ng ano eh, ng semi-automatic. Kasi ako galing na ako ng semi-automatic. So, ang ginagawa ko nun, release lang ako ng throttle, and then shift. So, ang nangyari sa akin ngayon, na may clutch na, dinagdagan ko na lang siya ng pindot ng clutch. Diba? Parang ganito. Diba? Mamaya, slow mo ko itong, slow mo ko itong ginagawa ko. Diba? So, yun tayo dito saglit. Yan. Ito neutral. Yan, neutral. So, neutral guys, is nasa ano siya, gitna siya ng 1 and 2. So, lagi niyo tatandaan 'yon. Guys, balik tayo. Hold clutch. 1. Yan, kapag na friction zone, pag naramdaman mo umaandar na, lagyan mo ng gas. Yan. Diba? Tuloy-tuloy ka na yan. So, ito na. Pag-change ng gears. So, pag mag-change ka ng gears, ang gagawin mo, hold mo yung clutch, release ng throttle, pagka-release mo ng throttle, change gears. Okay? So, kung mag-change ako ng gears, galing na ako sa one down eh. Diba? Ang gearing pattern ng sniper is one down, four up. So, ang mangyayari niyan, ang next kong gears is puro pataas na, 'di ba? So yun na, tingnan niyo mabuti ha. So umaandar. Pag naramdaman mo na medyo hirap na 'yung motor mo or pwede na magpalit ng gears, hold clutch, release throttle, change gears, 'di ba? Ganito. Tama ba? Hold clutch, release throttle, up. Yan. So, paulit-ulit lang guys, paulit-ulit lang. And then, ayan, diba? Isa pa. And yung pag downshift naman guys, syempre,
pabalik naman. So kung puro packet ka ng pataas, puro packet ng pataas, puro pababa naman hanggang makarating ka ng dos. Okay? So ito, ayun, pabalik ako ng dos. Siyempre pag mabagal ka na, medyo hirap na yung makina mo. Ayan, ganyan. Pag medyo nagpupugak-pugak, kailangan mo na magpalit ng gear. So hold clutch, release throttle, then downshift. Ganyan. Ayan, diba? Nakados na ako. So ikot lang ako rito. Ayan. So paulit-ulit yun lang guys. And tips ko sa inyo, hanap kayo ng lugar or hanap kayo ng place na medyo maluwag para mapag-practice ninyo. Parang ito, dito ako nagpa-practice dati nung hindi ko pa gamay. And ayan nyo guys, matututo at matututo ko niyan. Kasi ako nung kinuha ko tong sniper ko, parang almost a month ko rin talaga bago ko nasabing confident akong bumiyahe. Kasi dumating yung times na ano eh, dumating yung times na natatakot din ako lumabas. Kasi nung mga bago pa lang ako, lagi ako nagsustol sa traffic, sa stoplights. So lalong-lalo na sa stoplight guys, yun yung pinaka worst ko eh. Yung mga stoplight, hintayin yung mag-go. Pag go na, lahat ng kotse na motor mandar na, ikaw nag-i-stall ka sa gilid. So ayun nga, diba? Share ko lang sa inyo experience. So doon naman ako natuto, diba? Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot ilabas yung motor, huwag kayong matakot na ibiyahe. Kasi doon at doon kayo matututo mag-motor. Doon at doon kayo matututo gamayin yung pagka-clutch, diba? So ayun nga, ulit, hold clutch, release throttle, and then shift gear. So lagi nyo tatandaan din yung gearing pattern yung sniper ha. 1 down and 4 up. Okay? 1 down, 4 up. Kasi most common, most ng motor talaga ngayon na de-clutch is ganun na yung gears eh, diba? 1 down, 5 up, 1 down, 4 up, diba? So mostly ganun na talaga. So yung wala na eh, ewan ko kung meron yun pa. Ewan ko kung meron pa nung harap likod. Kasi nung naka-fury ako ganun eh, harap yung ano ba? Harap yung upshift, likod naman yung downshift, 'di ba? So ulitin niyo lang. Ito, balik tayo. Ulitin natin ha. Punto ako dito. And yun nga guys, technique na rin 'to para mas madali niyo ma-neutral. Kapag galing kayo ng dos, kaysa iuno niyo pa kasi nasa gitna ng 1 and 2 yung neutral, 'di ba? I-slide niyo na lang na ibaba, 'di ba? Para makapahan yung neutral nyo. O ganun ginagawa ko minsan. Hindi na, kapag nakados ako na huminto, isang ano na lang yun, mas madali siyang mag neutral, di ba? So ulit, hold. So lagi yung tatandaan to. So hold, then change gears, and then kapahan ng friction zone. Yan, friction zone lang. O, di ba? Friction zone lang. Tapos pag gumaandar na, lagyan mo ng gas, 'di ba? Mas, ayan, ang bilis na siya. So, ulitin mo lang yung pag ano, yung pag practice mo lang 'yon, 'di ba? Yung sabi ko sa inyo yung pag-shift ng gears. So, hold clutch, release throttle, and then shift gears, ganyan, 'di ba? Halos mabilis lang talaga, guys. Pipitikin mo lang 'yung pag-release. Pagkasipa mo, diba? Pipilitin mo lang yun eh. Pagka-release mo, pagka-change gears mo, palitan mo lang ng paano ba? Basta, parang pipitikin mo lang, diba? Pagka-hold mo ng clutch, pagka-release mo ng throttle, pagka-change gears mo, once nag-change gears ka, lagyan mo na ulit ng gas. Parang pitik lang talaga. And then, pag nagawa mo na yun, pwede mo na rin agad i-release yung clutch kasi moving ka naman eh, and then with gas, so hindi ka mamamatayan talaga. So ayun lang, and then practice lang, ikot-ikot lang ako din ako. Hanggang ngayon pa ikot-ikot pa ako rito, hindi naman. Pero at least ngayon masasabi ko na confident na ako sa pagdadrive, okay, ng the clutch. So balik ako rito. Yan, balik ako. And pababa kasi ito eh. May sasabihin ako sa inyo technique. Once na nakapataas kayo, kasi ang hirap nun nila, 'di ba? Pag kahit naka-coaching kayo or naka basta di clutch, ang hirap
Yan, pag lalo na naka ano kayo, nakapataas yung I mean, naka-uphill yun. Naka-uphill yung position ng motor nyo. Parang ganito. Ito, pataas to eh. Nandito ako sa baba. Ayan o, oh, diba? Pataas siya. So, from neutral, diba? Hindi nyo and then, uno, once na pataas ka, guys, hindi nyo makakapa eh. Hindi, mahirap ka pa eh yung friction zone. Ayan o. Oh. Hindi ako, halos hindi ako maandar. O, oh, diba? Pero maandar pa rin siya. Pero mostly, yung talagang pataas, yung daan, minsan ang hirap ka pa yun yung friction zone. Kaya ang gagawin ko, ito yung technique ko. So, ito yung technique ko doon, guys. Diba, nakahold na ako. Unti-unti ko pipigayin yung gas. Habang nakakulog na ako, ha. Yan. So, papaabutin ko siya. Tignan nyo yung odometer ko, ha. Papaabutin ko siya at least 2. Yan, 2 or 3. So, mostly 2 pwede na. Yan, diba? Pag gaganyan na siya, unti-unti mong bitawan yung clutch. Ayun o, diba? Magagamit mo tong technique na to, guys, or magagamit nyo yan pag paakyat or mahirap tansyahin, mahirap ka pa in yung friction zone. And nasanay na rin ako sa ganito pamamaraan. Kahit naka hindi ako naka-up, lagi ko na uuna yung gas and then yung release ng throttle. Kasi mas madali yun eh, hindi ka kasi mamamatayan eh, kasi meron kang gas at the same time, 'di ba? Hold mo yung clutch at habang nire-release mo siya at the same time nagbibigay ka ng gas in moving yung motor mo. Eh makakatulong na rin yun na hindi kayo mamatayan, 'di ba? So, ayun yung technique ko. Tips, 'di ba? Tip. Tip lang, isa lang eh. Ay, di, dalawa na. Yung una is yung ito, yung liliit. And then yun, diba? Yan, paulit-ulit lang. Yan, ulitin nyo lang. Paikot-ikot kayo hanggang masanay kayo. And tip ko lang yun nga, guys, huwag na huwag kayong matakot ibiyahe yung motor nyo. Huwag kayong matakot na mamamatayan kayo. Kasi in the end of the day, motor nyo yan eh. Alam mo, hindi nyo gamitin. Diba? Yun na lang yung yun na lang yung gagawin nyo, diba? So, yun lang, wala lang. Kasi ako, noona, honestly, kinabahan din ako, natakot ako. Pero, inisip ko eh. Diba? Inisip ko, gagamitin ko to. Kailangan ko to gamitin, papasok, gamitin ko to pang biyahe. Ba't ko matatakot? Dapat dumating sa point na na confident ako na kaya ko nung dalhin kahit saan, diba? So, huwag kayong matakot. Practice lang hanggang makapahan nyo. And ulitin ko, guys. Ulitin ko yung sinasabi ko sa inyong technique pag uphill. Ngayon, balikta yung neutral. Ulitin natin. Same lang simula, diba? Yan. Patay yung motor. On. Turn on nyo yung motor. And then, start your engine. Yan, diba? Naka-start na. So, yung normal. Yung normalan. Shift, gears, kaba na friction zone. O yan, diba? Tumatay, bobo. So, kaba na friction zone. Yan, pag maandar na, lagay nyo ng gas. Ayan. Diba? So, yung sinasabi ko naman sa yung technique na mas madali ah, for me, kasi opinion ko yun, dito ako mas, nagamay. Mas lalo akong nadalian. Paano mag-clutch? So, yun nga. Konting piga. Konting lang. Huwag niyo papataasin yung RPS. So, konting piga. Ayan. Diba? Wagas na umabot na siya ng 2. Pwede niyo nang unti-unti ni-release yung clutch. So, magagamit niyo yan. Magagamit niyo yan. Once na pataas kayo, na mahirap ka pa yung friction zone. Yun. Doon niyo siya ma-appreciate. And lalong-lalo na pag-traffic. Guys, mahirap. Mahirap mag-clutch pag may traffic. Doon ako kinakabahan eh. Dati. Kasi yung way ko papasok from dito, Dasma, Gentry, going to Pasay is dadaan ako ng na maraming traffic. Aguinaldo Highway, Sapote, diba? Pulang Lupa. So, daming motor dyan. So, ang gagawin. So, yun yung struggle mo araw-araw. And then, yun nga, diba? Doon ko na rin matututo based on your experience. Kaya wag na wag kang matatakot mag drive. Lalo na pag di ka pa sanay. Lagi mo isipin. Kailangan mong masa. And ulitin mo lang ngayon. Tip ko lang. Suggestion.
Yan, bilis natin ng unti. Tip ko lang guys is huwag kayong matakot na ilabas yung motor nyo. Huwag kayong matakot. Kung mag-isto lang kayo, huwag kayong matakot mapahiya. Lahat tayo dumaan dyan. Huwag kayong matakot mapahiya. Kasi ako ilang beses talaga, I swear, lagi ako namamatayan during stoplights, traffic. Na kaya minsan ang tagal ko pa bago mag-move ulit. Parang sinisig ako, uy! Parang gano'n na yung nangyayari. So huwag kayong matakot. Tignan nyo, ngayon, confident na ako. Sabihin ko sa inyo, marunong na ako mag-latch. Marunong magpa-under ng de-clutch. Di ba? Yan! Nakabal ako. Kala ko, abulin ako ng aso. So yun lang guys. Maraming salamat. Hopefully ngayon, medyo naintindihan yung tutorials ko. And yung voice at the same time. Kasi ngayon, medyo okay naman. Napanood ko naman yung previous vlog ko. Para sa akin, okay na naman yung audio. But syempre, yun pa rin. Importante pa rin guys yung feedback nyo and suggestions para lalo nating mapaganda yung vlog. And wait lang guys. Yun nga pala, shout out kay Biker John. Sabi niya, Pops, nga pala gawa ka ng video feedback sa fully synthetic oil. Kasi napanood niya guys yung yung vlog ko about sa fully synthetic bar mineral oil. Nagpa-change oil ako. So yun nga Pops, gagawin ko na siya by this week. So pahintay na lang. So maraming salamat. And sabi niya rin, Pops, tanong ko lang kung anong gamit mong gas. Kasi sa akin, nung una kuha ko sang sniper ko, special agad ginas ko. Di ko kasi alam na unleaded pala dapat. Tapos after 4 months, kung gamit, saka ko pinalitan ng unleaded. Tapos habang tumatagal, nagtataka ko. Di ko pala na-screenshot lahat. But, yun nga, gagawa na rin ako ng vlog about doon. Sa ano bang recommended gas for sniper. And then, ano yung ginagamit kong gas. And then, yung feedback ko about sa fully synthetic. And, shoutout kay Pops Daniel Alejandro. Present ayaw pa. Shoutout po. Sana makasama ito sa rin sa makasama sa vlogs mo. Ehe. RS Pops. So, yun nga. Sana. Pare, makakasama ka naman talaga eh. Kilala kita eh. So, yun lang. RS din, Pops. So, hopefully, makasama ka sa Baler ride natin. Pabenta mo na yung duk mo. Kasi binibenta niya yung duk 200 niya eh. Pabenta mo na, maka-upgrade ka. Yun. Or kung hindi ka man makakita pa ng buyer, huwag mo na ibenta pag malapit na yung ride natin para makasama ka. Yun lang. So maraming salamat guys. So ito na, tapos na to. Hindi naman to. So pahintay na lang ako ng mga susunod na vlog ko guys. Maraming salamat. And then yun nga, diba? Mag-subscribe rin kayo para updated na rin sa mga gagawin kong vlogs or sa mga parating kong vlog. So yun lang guys, maraming salamat. Appreciate ko lahat ng like, ng comment, ng pag-subscribe. Ng pag-subscribe, appreciate. Maraming salamat guys. Uwi na ako, baka umulan. Yun lang guys, ride safe. J Rides out.